Mahigit 14,000. Ito ang bilang ng mga kapatid nating nasawi dahil sa COVID-19. Pero higit sa pagiging numero, may kwento, hirap at sakripisyo sa likod ng mga ito. Walang kasing pait na mamatayan ng isang matalik na kaibigan. Ganito ang naging paglalarawan ni Aris Ilagan sa pagkamatay ni Israeli Pareño o Laili sa mga kakilala. Si Laili nag-quarantine sa sariling sasakyan nang malamang nagpositibo siya sa COVID-19. It was a surprise call actually. Nagkikwento siya, nangangamusta. Then when I asked him, nung kinamusta ko siya, sabi niya, parts may COVID ako. So medyo nagulat ako. Pero ang sitwasyon, itinago niya sa matalik na kaibigan. O sige, Pards, huwag mo kong alalahanin, yung sabi niya. Puro ang words of reassurance yung binibigay niya sa akin. Maging ang pamilya ni Laili, hindi raw alam na wala siya sa quarantine facility. Yung Monday na ako nakakuha ng information from our friends in Crame na natagpuan siya, nakalak sa isang Toyota Fortuner sa parking lot sa loob ng Camp Crame. At according to our friend na marami siyang pagkain sa loob ng kotse at saka water. Naisugod pa sa ospital si Laili pero doon siya binawian ng buhay. Puno ang quarantine facilities at mga ospital daw ang maaaring dahilan kung bakit nito pinili na manatili sa sasakyan. Yung pangalawa, he'd rather stay sa sasakyan para hindi na niya makahawa ng ibang tao, especially with his family. Hindi na niya mahawaan. Kasabay ng pisikal na karamdaman, bitbit din ni Laili ang sakit ng pagkamatay ng nakatatandang kapatid na hindi niya nasilip sa huling pagkakataon. Daming na nating kaibigan, I'm sure, na kinamaan ng COVID. Parang hindi natin alam paano i-handle. There need to be a psychological approach para una paaminin mo sila, kalmahin mo para makapag-isip ng mahusay at masabi mo sa kanila kung anong nararapat. Ang nangyari kay Laili, wake-up call din daw na kabilang sa mga dapat pagtuunan ng pansin sa laban kontra COVID-19, ang emosyonal at psychological na kalagay ng isang tao. Mabuting mas maging sensitibo at makiramdam sa pinagdaraanan ng bawat isa, lalo't ang nagkakasakit at nagpo-positibo, palapit na ng palapit sa ating mga pinto. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.